Pero ang pinakamahalaga sa lahat sa live streaming na ito ay ang sirkumstansya sa paligid ng live streaming na ito. Dahil ang hirap pong pasinungalingan ngayon na ang mga litrato pong nating nakita, ang kulay po ng bahay, ang disenyo po ng kurtina, ang disenyo po ng hanger kung saan nakasabit po ang kurtina, ang kisame at ang pagitan po ng kisame at dingding ng muebles yata kung tawagin yan o yung mga linyada, parehas na parehas po dito po sa photograph. Kaya parang sa nangyaring live streaming na yan ni Senator Bongo, hindi lamang sabi nga ni Bathuman, proof of life ang nagawa ni Bongo. Kung hindi, proof din na nag-meeting silang grupo ni Alice Goo sa bahay ni Digong, lumalabas na ang ibang ebidensya na si Bongo ang nag-expose. Naniniwala po ba kayo na matagal nang magkakilala ito pong si Rodrigo Duterte at si suspendidong Mayor Alice Goo ng Bambantarlac? Sapagkat sa pinagtagni-tagni pong mga pagkakataon, particular doon sa isang kumakalat na photograph na magkasama po ang dalawa, at ito po iyon, saka ito, at yung live streaming po ni Senator Bongo kahapon, eh mukhang meron pong pagkakahawig ang mga photograph at saka iba pang mga napansin po ng netizen, saka napansin din po natin. Mamaya pag-usapan po natin yan, ano? Pero dakuhan muna natin, ano ba ang mangyayari dito po kay Mayor Alice Goo? Kasi sa ngayon, ito po ay kasalukuyang preventively suspended ng ating ombudsman for 6 months without pay. Although sila po ay nagpila ng motion for reconsideration for that matter. Ngunit naniniwala tayo na yan po ay mananatili ang suspension niya sa loob po ng 6 na buwan at hindi natin alam kung siya ba ay makakabalik pa sapagkat sa mga lumalabas po na mga ebidensya sa ngayon ay mukhang hindi po yata Filipino citizen ito pong si Mayor Alice Goo na magiging basihan po para po sa isang co-warranto case para po sa kanya. Ang co-warranto case po, ito po yung kaparaan ng legal para po ang isang appointed or elected public official occupying illegally ang isang posisyon ay matatanggal po sa nabanggit po na posisyon. Ngayon, paano ba lahat nagsimula ito? Ito pong malateleseryong buhay ni Mayor Alice Goo, hindi naman po ito bigla lamang sumulpot sa harapan ng publiko. Ito ay actually matagal na, ngunit hindi po natin kagad napansin sapagkat hindi kagad siya na lagay sa kontrobersiya. Siya pa nga po ay nakatakbo bilang alkalde at nanalo pa. Pero nang ang ating Presidential Anti-Organized Crime Commission na ngayon ay operational lang muli at sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte ay parang naging inutil, sila po yung nagpasabog ng mga eksplosibo dito. At yan po ay sinakyan na ng Senado at sa pag-iimbestiga ng Senado, napag-alaman po na meron talagang something wrong sa identity po nitong si Mayor Alice Goo na siya daw po ay lumaki sa farm, ang kanyang teacher ay si Rubilin. Gusto ko lamang po sana magpatawa kahit hindi po nakakatawa. Ayan po yung mga kwento niya, no? Na hindi po talaga pinaniniwalaan ng ating mga senador at sa paghahanap po ng katotohanan, ang ating mga senador ay nakatuklas. Actually, di naman sila talaga yung nakatuklas eh. Ang ating mga law enforcement authorities. Unfortunately, masyado lamang pong pabida ang ilan po sa ating mga senador na inuunahan pa ang ating mga law enforcement authorities na talagang gumawa po ng trabaho at ilabas ito sa publiko. Wala po akong ibang tinutukoy na pruweba ay kung hindi po yung aplikasyon po nitong Goo family para po sa isang resident, anong tawag doon? Parang visa po, ano? Special resident investor visa or some says sinasabing special investment resident visa. Hindi ko alam kung SERB or SRIB eh. Kasi sa ibang mga pagkakataon, napapakinggan natin SIRB, tapos sa iba naman SRIB.
At pag-aaralan din po natin mamaya sa tulong ng vlog ni Attorney Rene Bueno kung ano ba yung SIRB na yan or SRIB. At unawain po natin ano ba yung maaaring maging komplikasyon o consequences rather nito kay Mayor Alice Guo. Pero balikan muna natin yung timeline kung paano po sumabog ang kontrobersiya na ito kay Mayor Alice Guo. Ito po ay trabaho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaya kung meron mang dapat bigyan ng credit dito, hindi po yung mga senador. Hindi po yung mga nandyan sa Senado na walang ginawa kung hindi mag-publish ng kanilang mga sinasagawang trabaho. Ewan ko kung para sa kanila bang mga political ambition o para lamang talaga malaman ng publiko. Pero lahat po ng kanilang mga nakakalap na impormasyon ay nanggaling naman po sa ating mga otoridad, particular dito po sa PAO. Pakinggan po natin ang interview na ito ni Christian Esguerra dito po kay spokesperson ng PAOK na si Winston Casio. Kung paano po nagsimulang muli ang PAOK sa pakikipaglaban sa organized crime activities, particular sa mga nakatagong kriminalidad diyan po sa mga nagpapakilalang legal na pogo. Ito pong pogo, itong Philippine Offshore Gaming Operators. So, kailan yung sinimulan tutukan yung mga illegal activities na nakadikit po dito? Noong May 4, 2023, nakatanggap po kami ng impormasyon magmula sa TNP Anti-Cybercrime Group na mayroong mga Indonesians na being held against their will doon sa Sun Valley sa Clark. So dahil doon, kami po ay nagbuo ng isang malaking operasyon with ACG, Department of Justice, at Bureau of Immigration. Kami po ay nag-apply ng warrant noon. Then we were able to get the warrant and we were able to get into that particular pogo. Pogo po yun, may lisensya po yun, Sun Valley Clark. Napasara po natin yun, nakapag-rescue tayo ng humigit kumulang 1,410 foreign nationals and a good number of Filipinos. So may nakasuhan po tayo doon, patuloy na gumugulong yung kaso doon for human trafficking, and the rest of the foreign nationals we were able to deport. So started back then, May 4, then fast forward to August 1, may natanggap din po kaming report dito naman sa Pasay na mayroong isang lisensyadong pogo rin po na nang-i-scam. So nakapag-apply kami ng warrant for violation of the Securities Regulation Code and we were able to rescue roughly 328 foreign nationals. May nakasuhan din po kaming 23 na foreign nationals doon. Gumugulong pa rin yung kaso ngayon and the rest of the foreign nationals we were able to deport. Fast forward again to October 27 nung last year. Dito naman po sa Pasay, dito sa Smart Web Technology, kung saan ako nag-opisina ngayon, ipinasara din po namin ang isang malaking scam fund dito. Lisensyado din po ito, Smart Web Technology. Pero nahulihan din po namin na nangi-scam. So kinasuhan namin dito ay 6 at 5. So 11 po kinasuhan namin dito. The rest we deported. Then again, fast forward again sa March 13, 2024. So new one technology, bang-bang. Yan na po yun, mga tol. Ano? Kaya pumasok lamang ang Senado dito para po mag-imbestiga in aid of legislation. Pero lahat po ng ito ay produkto ng pagtatrabaho ng ating law enforcement authorities. Tuloy po natin ang pakikinig. Ang Tarlac, no? So, yun po yung kung saan nakuha natin yung mga impormasyon at mga dokumento na may na-involve nga po na local chief executive, si Mayor Alice Guo. So, gumugulong din po yung kaso noon. In fact, ngayon may nakasuhan na kami. At ano ang pinaka-latest update diyan po kay Mayor Alice Guo? Gamitin naman po natin ang vlog nitong si Christian Tan o si Chris Tan kasi napaka-comprehensibo po ng kanyang vlog dito. At ang paniniwala ni Chris Tan, hindi po Pilipino ito pong si Mayor Alice Guo. Kasi ang pinangahawakan niya, syempre yung mga inilabas na dokumento nitong si Senator Sherwin Gatchalian, pero tandaan natin, lahat po iyan trabaho ng PAOK. Ang medyo masakit lamang sa kalooban ng mga taga-PAOK ngayon, kasi nauuna palagi
na ilabas sa publiko nang hindi pa sila nakakakilos appropriately doon po sa mga kanilang kinakaharap na challenges. Sana sa mga pagkakataong ito, isip-isip naman din ang ating mga mainstream media, ang ating mga streaming platform, na kapag ka nakakakalap naman sila ng mga impormasyon, huwag kagad silang for the sake of publicity, ilalabas kagad sa public. Sabi nga doon ni Winston Casio, natulog lang daw po sila, nagpahinga pansamantala, umidlip, tapos paggising nila, yung kanilang iniingatang mga impormasyon, niladlad na sa publiko ng isang streaming platform sa kanitong si Sherwin Gatchalian, ang ating senador. O, ngayon, pakinggan po natin ano ba ang mga latest development yan dito po sa vlog nitong si Chris Tan. Alam mo, itong mystery ni Alice ko is the gift that keeps on giving. Itong recently, may lumabas na naman na dokumento na lalo pang pinapatiba yung kaso laban kay Alice Go, na hindi siya Pilipino. Siya ay isang Chinese citizen. Ito yung dokumento na galing sa Board of Investments at sinubmit din ng Bureau of Immigration. At makikita natin dito na dumating siya ng Pilipinas noong 2003. At din sa video na ito, ilalatag na natin lahat ng mga ebidensya para makita natin at ma-make sense natin kung si Alice Guo ba ay Chinese citizen at siya ba si Guo Huaping na nakapangalan dito sa special investor visa na to. At yan. Yung Guo Huaping, ito po yung documents na inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero yan po ay hawak-hawak na ng PAOK na iniingatan po nila na huwag muna sanang mailabas dahil nga po may mga dapat munang maisampa na kaso dito kay Alice Go. At sa ating pagkakaalam, ngayong araw po na ito, isasampa po ang, sabi po nila, non-bailable offense laban po kay Alice Go. Sa kabuuan po ng video na ito ni Kristan, inilatag niya po na sa kanyang paniniwala, base sa mga circumstantial evidence, hindi po Pilipino itong si Mayor Alice Go. Hindi ko na po ipe-play ng buo ang video na yan ni Kristan. Panoorin niyo na lamang po sa kanyang channel kung gusto niyo pong panoorin. Pero dako po tayo sa usaping legal. Since hindi po ako abogado at napanood ko naman sa isang abogado ang tungkol po dito sa SIRB na ito or SRIB, ay panoorin po natin para somehow alam po natin ano ba yung mga pinag-uusapan na yan sa balita. Para saan ba yung mga special investment visa na ito, special investors residence visa, at paano ba kumuha nito. Ngayon, yung mga unang pahayag dito ni Attorney Rene Bueno, since hindi rin naman po natin tatapusin ang vlog na ito, ay pakinggan po natin. Pero I suggest, panoorin po ninyo para magkaroon po kayo ng idea sa usaping legal tungkol po sa mga kinakaharap nitong si Mayor Alice Guo. Buenos dias, buenas tardes, mga amigos, mga amigas. Andito na naman ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Sa araw na ito ay pag-usapan po natin itong Special Resident Investors Visa. Sapagkat nababanggit to sa mga huling pahayag ng ating magiting na senador na si Senator Rene Gatchalian. Sapagkat may mga bago siyang discovery tungkol dito sa kaso ni Mayor Alice Go, na according to the files daw ng Board of Investments, ito daw si Mayor Alice Go at ito daw si Go Huaping ay one and the same person. So, ganito yan. Kasi nung way back early 2000 nga daw, itong si itong father ni Mayor Alice Go ay nag-file daw dito sa Pilipinas ng Special Resident Investors Visa. Ano ba itong Special Resident Investors Visa? Since abogado ang nagsasalita, mas paniniwalaan ko na SRIB ang tawag. Ha? Special Investor or Special Resident Investor Visa. Ay ano daw po iyan? Pakinggan natin sa kanyang paliwanag. Ito ay isang klase ng visa na kung saan pinapayagan ng ating gobyerno ang mga foreign nationals na manirahan dito sa ating bansa upang sila ay mag-invest, gumawa, magtayo ng negosyo. Okay, putulin natin yung vlog kasi baka hindi nyo panoorin. Mas maganda, panoorin nyo po yan sa kanyang channel mismo, pati yung kay Kristan. Pero ang suma total na sinasabi po dyan ni Attorney Rene Bueno ay
Diyan nagsimula ang lahat. Ano? Sa aplikasyon ng SRIB ng pamilya Guo, at ang rason daw diyan na nakikita naman ni Kristan sa kanyang appreciation ay para magkaroon po ng karapatang pagkakataon o panahon ang mga nabanggit na individual o pamilya na yan na makapamalagi dito sa Pilipinas at maitaguyod nila yung kanilang mga negosyo. Pero wala namang masama doon sana. Ang problema lamang ay kung may katotohanan na yung mga pagpapalit ng pangalan o yung late registration nitong si Mayor Alice Guo for her birth certificate ay meron pong fraudulent machinations or illegal na nangyari. Ano? Sa mga pagkakataon na yan, di na muna natin i-discuss yan, pero dito tayo dadako sa photograph na ito. Ang photograph po na ito ay hindi ko po alam kung kailan po na take. Pero definitely, malamang sa malamang ito po ay panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung papansinin po ninyo, ang mga personalidad dito ay sinasabing una ito pong si Pael, si Nicanor Paeldon, tapos si Alice Guo, si Rodrigo Duterte. Hindi ko po kilala yung ilang mga bilog dito eh. Pero itong sinasabi po ng ilan sa mga netizen, ito pong nakakulay blue, kapatid daw po ito ni Mayor Alice Guo. Pero ang pinakamahalaga sa photograph na ito ay yung lugar. Saan po kinuha ang lugar na ito? Nung una, akala ng iba sa bahay po ito ni Mayor Alice Guo. Pero mukhang hindi yata ganun ang sitwasyon. Dahil sa live streaming na napanood po natin kahapon kay Senator Bongo, mukhang nagpakita po ito ng similarities sa photograph na ito. At sa ating siguro imahinasyon, baka ang photograph na ito ay doon po tinik sa bahay ni Rodrigo Duterte. Ito po yung live streaming ni Bongo kahapon. Wag na po natin lagyan ng audio, ano? At i-observe ninyo mga tol. Ano ang nakikita ninyo? Mga photograph. Okay? Photograph na ito, tong kaliwa, kulay pink po siya. Yung kulay po ng kortina. Yung disenyo po ng kortina. Yung sabitan po ng kortina. Yung disenyo po ng sabitan ng kortina. At sa gawing kanang bahagi nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa kaliwang bahagi ng screen po ninyo ay isang photograph na luma o parang parang ginuhit lamang na litrato, ano? Yan po. Tandaan nyo po yung mga yan, ha? Yung kulay po nung bahay. Yan, kulay po ng bahay. Yung tiles. Tingnan nyo po yung tiles, mga tol. Pagpakita nitong si Senator Bongo sa kabuuan po ng bahay. Tingnan nyo po yung tiles. Yung kulay po ng tiles, yung disenyo po ng tiles. Okay? Tuloy pa po natin. Yan. Yan pong video na yan ay live streaming po iyan ni Senator Bongo kahapon. I am not saying na ang photograph na nakita natin si Mayor Alice Guo ay kinuha sa bahay ni tong si Rodrigo Duterte. Kayo na po ang humusga sa bagay na yon. Kasi nakikita naman po natin dito sa live streaming ni Senator Bongo yung similarities. Ano? Very similar po sila and hindi ko kinukonclude na yan po ay parehas doon po sa photograph na ito. Kulay po ng bahay. Kulay po nung linyada sa pagitan po ng kisame at dingding, kulay brown, tingnan po ninyo. 'Yon, yung disenyo po ng pagitan po ng kisame at saka po ng dingding, parehas na parehas po. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sila po ba ay talagang matagal nang magkakilala?
Kasi kung si Mayor Alice Goo ay tumakbo lamang bilang mayor noong 2022, eh parang imposible na magkakilala kagad sila dahil walang koneksyon sa pamamahala. Maliban na lamang on her private capacity bilang negosyante, eh matagal na rin silang magkakilala. Pero hindi kasi maalis sa isipan ng tao ngayon na si Mayor Alice Goo ay di umano'y link, may link sa Pogo operation. Ano? Ngayon, balikan natin isa-isa yung mga litrato. Yung mga nakita niyo po ito. Ito po. Ito po yung litrato. Yan. Akala nung iba, caricature yan nitong si Mayor Alice Goo nung una. Pero kung babalikan po natin ito pong video na ito, makikita po natin yun po yun. Oh. Ito po. Oh. Sa gilid po ng ulo ni Senator Bongo ay ang litrato po na ito. Nakita niyo po? Ha? O, tapos balik tayo sa video. Tuloy pa po natin. Yung kulay po ng kortina. O, yung kulay po ng kortina. Yung disenyo po ng kortina, parehas na parehas. At higit sa lahat, yung disenyo po ng pinaglalagyan po, pinagsasabitan po ng kortina, parehas na parehas po. Coincident lang po ba yan? Yan po, oh. Ito po, oh, sa ibabaw po ng ulo ni Rodrigo Duterte. Pa-loop. Para po siyang tainga. O yan, oh. Naka-loop. Tapos parehas po rito. Naka-loop. Nagkataon lang ba, mga tol? At yung litrato po na ito sa gilid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy po natin. Ito po. Yung litrato na to, yan. Yan, ito po. Parehas na parehas po yan dito. Yan. At yung tiles, parehas po sa tiles na nakita po natin nang ipinakita ni Senator Bongo yung kabuuan po ng bahay. Dali, hanapin lang natin, ah. Play natin ulit. Play natin yung pansinin niyo po yung tiles. Yung tiles po. Ulitin natin. Dali. Yan, yung tiles po, yung sukat, yung itsura, parehas po dito sa nakikita po natin. Ano ang sinasabi po ng litrato na ito? Itong litrato na ito. Sa ugnayan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Mayor Alice Goo. At kung matatandaan po ninyo ang interview po nitong si Brother sa hearing po sa Senado, binanggit po ni Mayor Alice Goo na tinulungan po siya ng nakaraang administrasyon. I thought nung una, ang naglalaro sa isipan ko, administrasyon po ng Bamban Tarlac. Kasi hindi naman maikakaila na si Mayor Alice Goo ay inendorso ng noon ay incumbent Mayor Feliciano ng Bamban Tarlac. Siya po ang inendorso na mayor kahit siya po ay independent. Kaya akala ko administrasyon ng Feliciano before. Pero parang lumalabas ngayon sa mga photograph na ito na baka administrasyon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tumulong sa kanya, considering na sa mga photograph na ito, talagang parang kung pagbabasihan po natin lahat ng mga binanggit po nating indicator ay tugma na bahay po ito ni Rodrigo Duterte. Baka bumisita po ang mga individual na ito noong panahon ng panunungkulan o baka. Kasi ito pa nga pong kulay green na babae. Ito pong nakasuot ng kulay green. Sinasabi pong ito daw, I do not know kung totoo, ay isang commissioner ng Commission on Election na appointed po ni Rodrigo Duterte. Okay? Again, balikan natin yung mga indicators. Ha? Hindi ko sinasabing bahay ito ni Rodrigo Duterte. Pero ang mga photograph na ito, ang kortina, ang disenyo nito, ang kulay nito, ang kulay ng kisame, ang kulay ng dingding, ang kulay ng tiles, ang sukat po nito,
ang sabitan po ng kortina, ang hugis po nito ay pare-parehas sa nakita po nating video na ito nitong si Rodrigo Duterte. At para saan naman ang video po na ito? Ito po ay proof of life ni Rodrigo Duterte. Kasi kahapon, kumakalat po sa TikTok na patay na po si Rodrigo Duterte. Kaya bilang pruweba na buhay po siya, in the words of Senator Bongo, alive and kicking, ay nag-live streaming po siya sa bahay na ito ni Rodrigo Duterte. Pero dahil po sa live streaming na yan, nakukonclude tuloy ng mga netizen na itong photograph na ito ay sa bahay din ni Rodrigo Duterte. No, mukhang nagkulang ng assessment kung meron mang dapat itago, pero baka wala naman itong si Senator Bongo. Pakinggan natin ang pahayag dito ng dalawa. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He's alive and kicking at dinabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay. Ngayon, kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Ako retired na. Mga makikita. Pakita ko Bong yung maliit ko na bahay. Kain lang niya. Housing lang ito. Housing ito ng... Eh, batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Nandito lang ako nagre-relax. Magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng masama. Hindi naman ako naniniwala na patay si Rodrigo Duterte. Kasi yung kumakalat po na TikTok video, kasinungalingan po talaga. Yung biruin mo, pumanaw na raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa edad na 94. Wala pa nga po itong 82. Nasa 80 pa lang yata ito o 81. 80 or 81. Kaya doon pa lamang sa impormasyon na binibigay nung sinungaling na nag-vlog sa o naggagawa ng video na yun sa TikTok, wala po talagang katotohanan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat sa live streaming na ito ay ang sirkumstansya sa paligid ng live streaming na ito. Dahil ang hirap pong pasinungalingan ngayon na ang mga litrato pong nating nakita, ang kulay po ng bahay, ang disenyo po ng kortina, ang disenyo po ng hanger kung saan nakasabit po ang kortina, ang kisame at ang pagitan po ng kisame at dingding na muebles yata kung tawagin yan o yung mga linyada. Parang dito sa bahay namin na inuupahan, may mga ganon, hindi nyo lang makita sa video. Ano? Parehas na parehas po dito po sa photograph. Kaya parang sa nangyaring live streaming na yan ni Senator Bongo, hindi lamang sabi nga ni Batuman, proof of life ang nagawa ni Bongo. Kung hindi, proof din na nag-meeting silang grupo ni Alice Goo sa bahay ni Digong, lumalabas na ang ibang ebidensya na si Bongo ang nag-expose. Ha? Senator Bongo, wala po kaming masamang layunin dito. Ha? Yan naman ay nakita namin sa inyong live streaming. At pwede nyo namang itanggi ang photograph na ito na kuha ito sa bahay ni Rodrigo Duterte. Kasi kung lalabas po na sa bahay ni Rodrigo Duterte ito, hindi po totoo ang sinasabi ng mga supporter ni Rodrigo Duterte na hindi po magkakilala si Mayor Alice Goo. At kung magkakilala po sila, kung ang pagbabasihan po natin ay ang mga litrato na ito dahil matagal na po kayong nagkita, ang susunod na tanong, may kaugnayan din po ba kayo sa Pogo? Kasi sa pahayag ni Senator Lisa Riza Ontiveros saka sa interview sa kanya nitong si Christian Isguera, sinasabi talaga na dahil po sa inyong de facto policy, kaya po naglipa na ang Pogo dito sa Pilipinas.
Ito po yun eh, oh. Kung babalikan po natin ang interview na ito, dahil po sa de facto policy ng Duterte administration, ay naglipa na po ang POGO sa Pilipinas. I know you have been investigating this POGO since the previous administration. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit na tumindi yung POGO operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa... At kaya ba ganito po ang inyong paninindigan, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang trabaho, gaya ng POGO, ay siguro under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung POGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang. At kung totoo ang sinasabi ng ating mga otoridad na si Mayor Alice Goo ay matagal nang may kaugnayan sa POGO at kayo rin ay matagal nang magkakilala, hindi mawawala ngayon sa isipan ng publiko na baka meron din kayong kinalaman sa POGO. Kaya ganun po ang inyong naging polisiya sa panahon ng inyong panunungkulan. At meron pang chismis. Ito, chismis lang po ito. Di ko sinasabing ito po ay nakabase sa balita. Ayon sa chismis na kumakalat po ngayon sa harapan po ng publiko, ito pong si dating spokesperson Harry Roque ay meron daw pong di umanoy. Chismis po ito, di po ito totoo. Chismis pa lamang po ito. POGO operation somewhere in North. May mga nag-content na po diyang vlogger. Pero ingat po kayo sa pagko-content ninyo. Kasi baka madimanda po kayo ng cyber libel. Maraming salamat sa inyo mga tol. Kayo na lamang po ang humusga sa photograph na ito. Kung sa tingin po ba ninyo, itong pong si Mayor Alice Goo at Rodrigo Duterte ay matagal na pong magkakilala. At kung ang photograph po ba na ito ay kinuha sa bahay mismo ni Rodrigo Duterte. At saan ba hahantong ang malateleseryong buhay na ito ni Alice Goo? Abangan na lang po natin sa mga susunod na kabanata.